Good morning, guys. Back dito sa ating Pepino Farm. At ngayong araw na to ay mark as 10th or maybe around 11th day sa ating pag mula na tayo nag-transplant dito, guys. At ngayong araw na to ay dahil 10 day na tayo, maybe around 2 weeks, guys, pwede na tayo mag-spray ng insecticide. Pero ngayon ay 10 day pa, ay fungicide muna yung aking spray, guys. At papakita ko sa inyo kung gaano nakalaki yung ating pipino. Ayan. Ayan, guys, ganito na siya kalaki. Yung iba ay mahaba na kasi parating natatamaan ang araw. So ayan, umabot, halos umabot ang tayo dito sa ating second level or second line. Pero dito sa ano, guys, hindi masyadong natamaan ang araw. Ayan, medyo bayain siya ng kunti kasi limited yung kanyang sunlight. So ayan, at siguro delay ito ng siguro mga 1 week lang kasi kita nyo naman yung areas na yan, guys, na nag kulay brown na kasi luma na yung ating net at saka yung ating vinyl plastic, kaya dito ay hindi siya masyadong natutumaan ng araw. So dito sa gitna ay okay naman. Ayan, so kita nyo dyan na napakalago na nya. Ayan, so yung dahon nya, guys, ay ayan, deep green, at saka yung kanyang mga shoots ay lumabas na rin mula ng panglima. Ayan, kasi pinutol natin yung pang-apat. At saka meron na siyang mga bunga, guys. Ayan, mapapansinan nyo yun dyan. Ayan, so isa, dalawa, tatlo. Ayan, so apat meron din. So sunod-sunod yung bunga, guys. So kailangan natin pag ganito, guys, yung sunod-sunod yung bunga, ay kailangan natin ng supplement pag medyo pumubuka na siya o pabuka na siya yung kanyang ano, yung kanyang bulaklak sa kanyang bunga, guys. So dito ay mapapansin natin, guys, mayroon din bunga dito sa ibaba. Ayan, nasa pang-apat. So useless po ito kasi mag-touch down ito dito sa ating plastic mulch at mag-yellowish, kaya tanggalin natin, guys. Huwag nating bigyan ng nutrient yan. So ayan, kailangan yung nutrient na ihampas niya dyan ay papunta dito sa taas. So ayan. At simulan na natin, guys, papakita ko sa inyo yung ano rito, yung ginagamit kong fungicide para sa kanyang first fungicide, yung coating niya. Actually, this is not the first. Kumbaga, meron na siyang fungicide nung maliit pa siya, kaya may maraming dahon na sunog dyan. Kung mapunsin nyo dyan, guys, ay yung first na dahon niya, ayan, may ano siya, may mga spots. Kasi dahil po yan sa, ano, guys, fungicide na ini-spray nung maliit pa. So, ayan. So makikita nyo dyan, ayan, dito, ito yung first na dahon niya. So pansin nyo, ayan, medyo nasunog siya sa fungicide. So okay lang. So mula nung nag-transplant tayo, siguro maybe around 2 weeks before ay nagbigay ito ng fungicide. So kailangan nating fungicide ngayon para hindi na tayo ma-atakihin ng yellow spots o yung tinatawag nilang downy mildew or yung mga pag-dry kasi, guys, ay powdery mildew yung kadalasang umaatake. Pag medyo mahambog sa ay downy mildew. So tatandaan po natin yan sa ating pipino. So yan, papakita ko sa inyo kung anong fungicide ginagamit ko rito. So meron akong dala dito, guys, maraming fungicide at meron ding halo-halo na yan. So ito po yung napili ko ngayon for today sa ating pag-coating nya. Ito po ay the Conil 1000. Ayun, mapapansin nyo dyan, guys, the Conil 1000. So ayan. So itong dakunil nito, guys, ay napakaganda po nito sa ating maintenance, prevention. Alam na natin yung prevention is better than cure. So hindi pa tayo nadapuan ng fungicide, kailangan natin i-prevent yung fungicide. At para ma-prevent natin yung fungicide, fungus, guys, ay kailangan natin i-coating ito sa ating dahon or stem or buong tanim or buong puno ng isang pipino para malaki ang chance na hindi tayo dadapuan ng mga fungus. So itong dakunil na to, guys, ay ayan, marami siyang ano dyan, meron siyang pipino. Ayan, ito yung main niya is pipino. So meron siyang downy mildew, meron siyang powdery mildew, meron siyang gray molds, yung mga molds, at iba't iba. So ayan, so ito po ay 1000 times. Pag 1000 times ay dito po, ito po yung sukatan dito sa Japan. Kapag sinusukat natin yung ating gaano siya ka paano siya itimpla. So pag sinabing 1000, guys, is 10 grams per
10 liters of water. So yan po yung or 10 milligrams per 10 liters of water. So dito po ay sa takip niya ay meron siyang 25 ml. So ibig sabihin na medyo mababa sa kalahati. So 10 lang yung kailangan natin. So dito sa aking spray guys ay meron kong 13. So siguro aran kalahati. Ayan, kalahati ng takip nito. So yan po yung sukatan natin guys. At meron siyang nakalagay dito na up to 8 times. So pag ayan, so dito sa pipino guys ay may kasulat dyan, 8 times. So ibig sabihin guys, pag 8 times, kung weekly tayo naglalagay dito ay aabot tayo ng 2 buwan mula dito sa ating pag tanim o pag una nating pag spray nito ng dakunil. Ayan, so pwede it pag maintenance lang guys, pag prevention, pwede ito paulit-ulit. So okay lang kasi kinukuting natin, piniprevent natin. Pag medyo napasukan na tayo ng punggo, so ibang fungicide na yung gagamitin natin. So ito lang pang prevention, napakamura po nito, very affordable at very available ito sa market. So napaka easy to use at very handy, very at maka 8 ulit ay pwede. So ito po yung ginagamit ko parati sa aking kuting. Minsan na meron akong Z-bolt dito guys, yung ang tawag dito, Bordeaux. Oh yan, Bordeaux. So hindi ko gumagamit ng Bordeaux kasi pumuputi yung halaman ko kasi. So siguro na lang kung merong papasukan talaga tayo ng mabibigat na fungus, ayan, gagamit tayo. At meron po ako ditong spreading agent guys, ito po ay organic. So lagi po itong ginagamit pang halo o pang dikit o pang activate ng ganyang effectiveness yung ng ating fungicide. At dito ihalo ko sa tubig. So ayan, at pakita ko sa inyo yung paano ako magtimpla na dito sa ating fungicide. So napaka easy lang guys. Ayan, so tatanggalin lang natin itong before natin tanggalin, isik muna natin ng mabuti para mahalo siya mabuti. Ayan, ayan. So available po yan. So ayan guys, ito, ayan. Kasi 13 liters yung aking spray guys, ay kailangan ko ng 13 grams or 13 ml. Ayan. So yung takip kasi nito guys ay meron siyang meron siyang label dyan sa gitna, palatandaan na kalahati. So ayan, ayan, timpla na natin sa ating tubig habang nagpapatubig tayo sa ating pipino. Ayan. So ayan, so ayan, makikita nyo dyan guys, may line dyan. Ayan, itong line na to. Ayan, ayan, ito po yung kalahati guys. So ibig sabihin na sa 12.5 tayo pag kalahati. So kailangan natin 13, so more than kalahati. Ayan, kunti lang. So ayan, kasi lahat ng sprayer dito guys nasa around 10 to 13 liters. Ayan. So kaya pag ginamit natin yung takip nito, pag kalahati nito ay nasa 12. So ayan, medyo easy to estimate sa kanyang ano guys, sa kanyang dami. So ayan, lang natin i-shake well dito sa tubig bago natin ipapasok dito sa ating sprayer. So ang tendency kasi yan guys, pag naghahalo tayo sa loob ng ating sprayer ay hindi matutunaw lahat or hindi ma-dissolve ng tubig lahat. Kaya dito muna sa ating bucket i-dissolve sa tubig. Kaya pag meron na iwan dyan sa ilalim yung mga residues, ay kailangan pa rin natin tunawin yan sa tubig at ihalo natin doon sa ating ito sprayer. So yan po yung ginagawa ko rito guys. Ayan. So ayan, papasok ko na dito guys aking sprayer. Ayan. Pansin nyo guys, may mga dumi dyan sa ano, kasi mayroong strainer dito guys, ayan, para hindi ma kapasok yung tubig, dumi sa tubig, ayan. So yan po yung ginagawa ko rito. At next natin gawin guys ay maghalo tayo nito ng spreading agent. So ganun pa rin. So same dito sa spreading agent guys, ay
nasa 1,000 po kasi ito ay 1,000 times. So ibig sabihin yung si ito, yung takip nito guys ay nasa around 20 milligrams or 20 ml yung kanyang sukatan. So mayroong level dito dyan, ayan, sa takip na puti na yan, ayan po yung kalahati. So kailangan lang natin ng kalahati guys, pag 10 kasi yung kalahati, so more than, kunti lang yung more than kalahati, so around 13. So estimation lang yan guys, ayan. So okay naman kung sumubra ng kunti, ayan. So halo natin, ayan. So ito po yung spreading agent. At marami pong tagline nito guys. Meron siyang molybdenum niya yata na hinahalo dito, yung oil. So ayan, ihalo rin natin guys. Huwag nating ilagay doon sa diretsahan dito sa ating sprayer kasi may matitira talaga dyan sa ilalim pag hindi natin minix well. Ayan. So yan lang po yung galawa natin guys dito sa pag-spray. So ayan, pag nahalo na natin ay pwede natin ipasok sa ating sprayer. So ayan, pasok ko na. Yan, at ready na tayo mag-spray at bisa na natin. Ayan guys, tapos na tayo sa ating pag-spray guys. At napansin nyo rito yung style ng pag-spray ko ay mula doon sa ibaba hanggang pa taas, from under to top or from bottom to top. So ganyan po yung galawan dito guys. At kung mapapansin nyo dito guys, yung nozzle na ginagamit ko rito ay dalawa. Ayan, so makikita nyo dyan yung itong pinakadulo ng nozzle niya ay medyo slant siya ng direction, pero dito yung ano niya ay konti lang yung slanting guys kasi ginagamit ko ito guys pag ganyan pag spray para yung ilalim ng ating dahon ay matatamaan talaga pag spray natin. So from bottom at patap, so yan, so lahat ng areas dito ay malaki ang chance na matatamaan sa ating fungicide. So ayan, kung insecticide may yung spray nyo ay ganun din, ay malaking chance niya matatamaan. So mga ganitong nozzles, dahil plastic lang naman ito, napakamura po nito at very affordable. So pwede po itong tanggalin dito sa ating sprayer dito sa kanyang lock system dito guys. Parang screw kasi ito. So napakamura po rito, nasa around 200 lang yata ito. Yan, ito po yung ginagamit ko parati. Pero pag malaki na yung ating pipino ay hindi po na pwedeng gamitin ito kasi yung spray niya ay medyo konti lang. So pag malakihan ka lagi, pag malaki yan yung ating pipino guys, ay talagang big sprayer na yung gagamitin natin para mabilisan yung ating trabaho. So ayan, at yung pipino natin guys, dito nag-spray, nakapag-spray na tayo. After 1 week, yung mga talbos nito, mapapansin nyo guys, ay nakatikyo pa yan. So dito sa loob ng ating talbos guys, ay hindi pa yan natatamaan ng spray o yung fungicide natin. So after 1 week, ay malaki na siya, parang ganito na siya, kalaki, ayan, dito. Siguro mga 3 or 4 na dahon after 1 week, ay ganyan na si kalaki. So pagbuka niyan guys ay yung nasa loob ay wala pang ano diyan guys, nakadikit na fungicide or insecticide na ini-spray natin. Kaya after 1 week ay lalagyan na natin ulit ng fungicide or sprayan na natin ulit para yung areas na hindi natatamaan ay matatamaan at sunod-sunod na yon hanggang sa paglaki niya. So at dito ay yung dahon ay meron na siyang coating guys na ano, yung nilagay nating ini-spray nating fungicide. So
siguro nasa around 1 week effectiveness yung dakunil, siguro around 10 days pinakamahaba na yun. So mas safe nating sabihin na depende kasi yun sa effectiveness ng fungicide natin, guys. Halimbawa dito sa dakunil na aking ginagamit ay ang sabi dito ay 7 days bago pa tayo mag-apply ulit. So ibig sabihin yung effect niya ay 7 days. So ayan. So yan po yung ginagamit ko rito pang spray habang wala pang mga fungus o prevention, yung Dakunil 1000. At pwede natin ma-alternate, guys, kung ano man yung available nating fungicide. So ganyan lang po yung galawan natin. Siguro bibili ako, or pwede yung kung wala tayong budget talaga ay pwede namang Dakunil straight. Kung tatamaan na tayo mga fungus ito ay ibang fungicide na lang yung gagamitin natin. So ganyan po yun, habang wala pang fungus ay prevention lang muna. Yan po yung ginagamit natin dito. So ayan. Siguro yan lang muna for today, guys, sa ating pipino update at sa ating first fungicide spray. So after siguro mga 10 days, so ibig sabihin nasa 20 days na po tayo, or around 3 weeks after transplanting ay pwede na tayo mag-apply ng insecticide. So yan lang muna for siguro for today, guys, yung i-share ko sa inyo about dito sa pipino. At abangan natin sa mga update ito. At siguro around 20 days ay ganito na siya kahaba, guys. Ayan, nasa ano na tayo, almost half. So after 3 weeks, so ayan, after 3 weeks ay mag-upisa na po itong bubuka, yung kanyang mga bulaklak or yung mga ano niya, yung mga yung ang tawag dito sa buko, yung maliliit na ano, guys, yung pipino. So mag-upisa yan, yung kulay niya ay magiging grayish na yan. So ibig sabihin palabas siya. So dyan po yung tatimingin natin yung kung meron tayong top dressing o drenching ay apply na natin. So ayan, balis salbungin po natin yan. At update lang ko kayo sa kung ano mayong i-apply natin dito. So ayan, at yan lang muna ang ma-share po sa inyo for today. At see you guys on the next one. Happy farming. Bye bye.